familiar ba kayo mga ka-smirks dun sa sinasabing Suhail Star or Suhail Star? So ano nga ba yun? Yun ang ating tatalakayin dahil taga Middle East tayo dito sa Saudi Arabia. Hi mga ka-smirks! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasmord Pinay. Smorgs, ako nga po pala si Ate Mars, ang inyong Smorgasport Pinay. Kung bago po kayo sa aking channel, ay huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification for more of my future videos. Hi mga ka-smorgs, alam niyo ba na hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng old way ng pag-detect ng weather ang mga taga Middle East. At alam nyo ba kung ano ito? Gaya naman sinaunang mga Chino or Chinese, nagbabasa pa rin sila sa astronomia nung unang panahon. Actually, nung third week nitong August, na-spot ang Suhail Star or Suhail Star dito sa Middle East. Ibig sabihin, kapag naging shining bright like a diamond or nagkumukutikutitap na ng sobra ng bonggang-bongga ang bituin na ito na pangalawa sa pinakamalaking bituin sa kalawakan ay ibig sabihin malapit na ang winter. Ito na natin ito ay papalapit na ang winter at malapit nang matapos ang nagbabagang init sa Middle East. So makikita natin dito ngayon na ngayon ay September 1, so makikita mo ngayong tanghali or hapon na 40 pa rin. Tapos kinabukasan or sa susunod na mga araw ay patuloy po rin 41, 43, 44. Pero kapag ka madaling araw na ay nag-a-adjust na yung weather, nagiging 20 plus na lang, 28, 30, 29. At sa susunod na mga araw ay nagbabago-bago na yung panahon. Ibig sabihin ay unti-unti nang lumamig or lumalamig ang panahon hanggang sa maging mid-September or katapusan ng September ay mararamdaman na natin yung winter. Alam nyo ba na ang Suhail or Suhail ay ang tawag sa mga klase ng mga stars na nakikita sa southern horizon? Actually, hindi lang pala isang star yung nakikita sa kalawakan na nagpapatunay na nagbabago na yung weather or yung panahon dito sa Middle East. So, ano-ano ba yung mga pangalan nun? Meron tinatawag na Lambda Velorum or yung officially named Suhail or yung Al-Suhail Al-Wazin. Yung pangalawa is Gamma Velorum, tinatawag na Suhail Al-Muhlif or tinatawag na Regor. At yung pangatlo ay Zeta Papis, dahil nasa konstelasyon ng Papis ay tinatawag rin na Suhail Hadar. At yung tinatawag na Canopus o yung pangalawang pinaka maliwanag na bituin sa kalangitan ay tinatawag na Suhail or Suhail. Actually, hindi lang naman sa Saudi Arabia kundi sa buong panig or mostly sa Middle East pinanginiwalaan ang Suhail or Suhail Star. Noong kasi dito sa UAE dahil na, pumalo na ng 50 degrees Celsius yung init ay tuwang-tuwa naman syempre na nakita na nila yung Suhail Star. At bakit nga naman ayaw na ayaw ng sobrang init aba, nakakapagdulot ito ng heat stroke, heart attack, at kung ano-ano pang heat-related problems sa kalusugan ng bawat tao, hindi lang mga taga Middle East, yung grabing init sa buong Middle East. Ito, siya nga po pala yung pinakamaliwanag na star na pinapangalawahan ng Canopus or Suhail ay yung tinatawag na Sirius. S-I-R-I-U-S. Meron pa rin tayong isang trivia sa Suhail. Alam nyo ba na sa UAE o sa mga Emirati, pinaniniwalaan na ang Suhail Star ay isang pinaka-reliable na navigation tool sa mga early Arabs. Ginagamit ito ng mga naglalayag, ng mga nagbabakasyon, nagbabiyahe. At pinaniniwalaan rin na kapag nakita yung Suhail or yung Suhail Star ay sumisimbolo ng abundance or kasaganaan dahil maraming mga mandaragat ay naghahanap ng pearls, tapos mga magsasaka or mangingisda ay pag nakita ito, ibig sabihin maganda ang kanilang ani ng panahong iyon.
Ayan mga ka-smorg, unti nang lalamig yung panahon ngayon, pero wag mo nang mag-rejoice dahil hindi pa naman winter na winter. Kumbaga, unti-unti pa lamang na magda-drop yung pag-init, tapos magko-convert na ng unti-unti sa paglamig. So, from heat to winter. So, happy-happy na, malapit na. So, ano pang hinihintay natin? Ihanda nyo na, ay nyo na yung inyong mga winter jacket, winter boots, or yung mga katulad na nandito sa Riyadh na merong winter, doon naman ako nasa Jeddah, so jacket lang, pwede na. Dahil hindi naman masyadong taglamig doon. So, simple nga, trivial lang yan, pero malaking impact dahil at nakakatuwa pa rin na kahit moderno na at mayaman ang bansang Saudi Arabia at yung mga taga Middle East ay naniniwala pa rin sila sa capability, old astronomy beliefs na gaya niyan. At sinasabing legit na legit, hindi lamang dahil meron ng modern technology, ay iiwanan na natin yung ating nakagisnang paniniwala o kultura sa ating bansa. Kasmores, maraming salamat. God bless everyone. At salamat po at tinutukan niyo ako hanggang dulo sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay syempre mag-subscribe na, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification for more of my future videos. Yun lang mga kasmores. Maraming salamat. God bless everyone. Mawawas. See you on my next vlog. Bye-bye!